Ang hirap naman ng scenario ni Caltizi dito. Anti-legit na public enemy number one talaga ang kanilang protocol. Pero may chance dito na dahil sa focus nila dun sa Ling, Falcons Epibran can take advantage. Yeah. Play for the rest of the lineup. Play so, for Super Marcos. Yan. Hindi pa natin nakita ang hero ni Marco. Let's see. Finally, there's the Lolita. Wish granted. And... Ay! Oh, eso! Ito na yun! Ito! Wait na! Yes! Yes! Yes, Tito Boy! Lumabas na! Yes, Tito Boy! Lolita Hanabi! Yes, Tito Boy! Yes! Ayan na po, Lolita Hanabi! Sabi niya, Bruno Hanabi! 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 Isipin mo, paano naman kasi ko yung Falcon sa Ibibren? Oh my G! Lolits! Di ba paano? Lolits, paano naman yun? Oh my G! Ano gagawin na RSG dito? Ito na yun ha. Pero hype na hype tayo dito sa Lolita Hanabi. Anti-crowd control. Tandaan pa rin natin na ang prerequisite para gumana ang Lolita Hanabi ay makapag-farm yung Hanabi. Oo. Now you have two people na kailangan ng pera. Kailangan ng pera ng Ling, kailangan ng pera ng Hanabi. Paano to aasikasuhin ng RSG? Ito ang sagot. Cut right through the layers ng Falcons Epibren. Pasukin mo with, if I'm not mistaken, a Jungle Exburg to. So hahanapin niya yung Hanabi, hanapin niya yung Lolita, hanggang ma-shred yung shields, wala nang kwenta yung duo. Wow. So very smart choice coming in from Coach Panda. Dito mo na makikita yung experience, binigyan man ng kesong Lolita Hanabi, may sagot pa rin ang RSG. Melted cheese. Anak ng toko, I cannot believe it. It is a Hanabi na gagamitin ni Super Marco. I don't think I've seen Super Marco use it for the longest time, pero ngayon, yung combo ni Ogwin, Lolita and Hanabi ang spearheader ng Falcons Epibren. Meanwhile, quick adjustment naman para sa RSG Philippines na ilagay si Irad sa export. Is it the Raiders? Is it the Bees? Pasok na tayo sa Game 3. Natin yung aalamin dahil may bago na naman tayong makikita. Isa sa pinaka-inaantay kung kailan nga ba lalabas dito sa MPL Philippines. But welcome to game number 3 ng Falcons Epibren at ng RSG Philippines. Chantel, pati ikaw medyo napasigaw dun sa Lolita Hanabi lineup na yun. Oo, yung sigaw ko nga na yun ay parang naibalik sa akin lahat ng mga traumatic experiences habang nag-RG. Na pag nakikita ko ang Lolita at saka Hanabi, kakaibang jutsu ang gustong gawin dito na F-Cup. Forbidden jutsu, kumbaga, parang sa ultimate lang, nahigan ba na dito ng isang Hanabi ang makikita nga natin. Four game, number 3, I'm excited to see. Parang ayaw mo na lang mag-gas, gusto mo na lang manood. Kung paano ipu-pull off, no? Tsaka kung paano kukontrahin dito ng RSG, parang yun yung pinaka-crucial kasi for them. Again, para dito sa mga hindi pa familiar with Hanabi, hindi kasi siya naka-crowd control. Nabagit din niya sa panel kanina, lalo na pag merong shield. Yung passive niya kasi, especially now, no, hindi lang yun ang magiging problema nga lang. May Lolita ba naman kasi, di ba? May pangharap. At ahawak pa ito ni Ogwen. Ang ganda nung ginawa niya, actually, lalo na nung una niyang tinapat to, sa Mosque of Denkusei kanina. Ay, oo nga pala. Di ba? Ang ganda nung pang, sabi natin, pang salo, pang salag. Oo. Doon sa mga sibag, especially with the Bulwark Shield na nga lang din na meron yung Lolita. So, parang for me in paper ngayon, parang paano nga ba, di ba? Kukontrahin talaga ito ng RSG Philippines. I'm curious to see din kung ano nga ba yung comment din ng mga viewers natin. Ano yung reaction nyo? Paki-rate naman. Oo, nakalagay na yan na, ay, anako, ganyan yung nakalaban namin nung isang araw sa RG. Oo, share your experience with us. Kasi ito muna yung experience natin. Kailangan mauna dito yung, ano, yung side ng RSG pagdating doon sa mga initial rotation. Yeah. Kaya naman nagiging matapang din si Kuya Ndiboro doon sa may bottom lane. Shoutout sa nag-edit. Napaka-bilis talaga ng ating mga MPL fans. Mga Clippers, yung mga memers, lahat na. Okay, nagamit dito yung flicker ni Kuya Light. Okay, bilang na agad dito ng F-Cup. F Light, di ba? Oo, F Light. Okay, pumasok din yung mga players na pagkita pagpasok doon. Tinamaan pa nga, no?
yung ultimate na eye view para kay Pew at makukuha na rin nila yung turtle. Ginamit din last insanity para kay Irada at mapapa-atras kayo ng mga players ng RSG. FlapTZ parang Mortal and Vessel yung kanya ginagawa doon pero buhay pa rin mga players dito na side ng RSG. Talagang dinidikdik nila ngayon ang mga members ng RSG. Sabay-sabay muna sila mag-uuwian. But definitely, ito yung makikita natin na kung gusto nyo ng action, itong game na yun, yung kailangan nyong tutukan at hindi ma-miss out. Ang daming mga ultimates na nagamit ng Chantel, but surprisingly, wala pa tayong First Blood. First Turtle, oo, at makukuha pa rin naman yan sa side ng Falcon sa AP Bren. Ayan o, ang hirap niyan kung ikaw si Kosei kung paano mo dedepensaan yung turret as much as possible. Kasi meron din nga splash effect, nagbabounce doon sa hero. So how much more later on pag meron ng item dito yung Hanabi. But so far in terms of laning, medyo lumalamang dito si Super Marco pero maganda na nakukuha pa rin ni Kosei yung mga minion wave na kailangan niya. Kahit papano ngayon, medyo malaya-laya pa siya, di ba? But we could only imagine the impact kapag hindi sila nakahanap ng way to stop this Hanabi Lolita madness from Falcon sa AP Brent from Soaring High. Pero ngayon, nandito si Nibor Saint Nibor. Pero dito, dadalaw muna tayo sa may bandang purple buff ni Kyle Feezy. Okay. Team members from RSG, tinignan lang naman muna sa ngayon ang magiging positioning. Patatama ang Sphere of Destruction. Grabe naman na tumibok. Si Kuya Kosei, anong moment na yun naramdaman niya. Hindi, meron din kasi vision from light. Yes. Ito pre. Tamaan mo ng Sphere of Destruction. Andun yun eh. Diba? And imagine, si Kosei, iba rin talaga ang instincts niya doon eh. And definitely for Kyle TZ, magiging mas wary siya ngayon sa ganong klase mga calls din pala dito ng RSG Philippines. Pero ito yung magiging call muna ni Bor. Kailangan niya hanggat maaari, hindi naman super tower hug, pero hanggat maaari sa vicinity lang ng tower yung kanyang mga iniikutan. Oh, kailangan talaga yan. So ito na naman tayo sa sitwasyon na meron na naman pagong Athena. Kanina nagamit yung mga spells, yung mga skills, lahat yan available na ngayon sa ating laban. Now on its third week, Turtle, sinisimulan dito ni Irada. Nandito rin si FlapTZ and Pew para magkaroon ng set of play. O, Gwena maiit siya doon. Glorious Pathway naman pa rin doon kay Pew. Nag-iba na siya na ginamit na ultimate na IMU. Si Aqua, makikita nila at na-reset pa nga yung Turtle. Mawala na Piraga Armor dito ni Irada. Mapipilitan na tumumbling. At mapapa-atras na nga din dito si FlapTZ. Habang doon sa may top play, may sariling pitikan lang din. At itutuloy pa rin. Meron pang fear at yung Turtle. Hindi pa rin nakukuha. Kamunti ka na nga doon. At itutuloy pa rin nila. At Temus of Blades pa rin doon kay Kyle TZ. Mukhang mapapa-atras yata. First Blood, pamupo tayo ni Bor. Hindi sila magtatantan dito, Chantel. Dahil nandito nga lang na First Blood na makuha. Pero yung Turtle, ay nandito pa rin sa kamay ni Iran. Masesecure nga ba nila to? May isang may ejector. At yun na si Ogwen. Mapapatay nila dito. Kasabay ng Turtle. So, ay! Grabe naman yung habol na yon. Sa pangalan nga ng Ultimate ni Johed, Unstoppable Force, kaya na ituloy din doon sa Leng. Grabe, napakakunat ng mga players dito ng RSG. And we have to commend ni Bora na what 101 talagang nang aararo lang din dito ng mga players against FCAP. Totoo nang aararo di ba? Parang kasi, nagpapalay. Oo, talagang lahat ng pwede niya nga, palu-paluin na nga lang din doon ng kanyang scepter. Ay talagang nanabigyan niya rin. And nabigla din ng lahat na nga lang din doon sa ginawa din ni Light. Di ba? Especially with the ejector play. Pero ito hindi mabibigla sa Ogwen Super Marco strategy dahil si Light sabi niya, I got you, bro. Pero mamaya, pag makikita natin mamaya rather kung ano ang damage na maibibigay dito ni Super Marco because so far, again, maganda dito yung nagiging laning niya. Siguro difference na lang is kung sino mas mabilis na makakasama sa team fight. Kasi si Kosei nga, di ba, yung kanyang ultimate. As long as tumapa, kahit nasa kabilang dako ng mapa, pwedeng humabol. Pwede siyang sumunod eh, no? Kahit biglaan, yun yung mga planong natutupad talaga pag biglaan. Pero ito yung pambibigla sana kanina. Especially na si Few, pangilang ulit niya na itong ginagaya, which is Glorious Pathway. Di siya tatantanan. Ay! Dalawang carpet ang makikita! Naku, nagkabalita na nga dito ng mga itcha ng ating mga players. So si Nibor dumediretso pa rin habang si Aqua doon nawala na ng base dito yung Aurora at matatarget pa nga pero double kill na para kay Light at tatapahan pa nga dito ng konti mga spells ang side ng FCAP. So 2 ang casualty para si FCAP. Ako naman para sa RSG. 2-for-1, but definitely parang gusto sanang dagdagan niya ng RSG. Hindi nga lang tumama yung trajectory ng Sphere of Destruction. Pero
medyo nagulat tayo dun sa magkaibang pathway na nilagay ng ating mga subsidyo. Siya kanini Bor, yung may ginaya at yung tunay. Pero okay nga lang din. Kasi ngayon, yung in-expect natin na baka malugi sila sa gold lane or XP, ay hindi nangyayari sa RSG. Iba yung plano nila. Sabi mo nga, mauna-una to. Oo. So ngayon, mauuna na sila muli sa pagkwesto dito sa pagong. Piso na lang yung buhay ng Torres sa may top lane, pero madedepensahan pa rin yun ang F-Cap. Another core is Fabi, nagkasabay na naman. Tapos diretso na revive na para dito kay Nibor. Pero papasok mga players dito sa inyong F-Cap. Pero pag itcha, against ako para makatakas siya, pero nakalap siya ni Kyle TZ. At nadaring na rin ang iba. Flap TZ nakuha dito ni Nibor. At marereset na naman yung tatan natin. Pero buhay pa rin mga players dito ng RSG. Apat naman para sa inyong F-Cap. At si Iran ang makakuha ng 3-10. Grabe, umabot na sa pagkakataon na ito si Kosei. Kaya naging enough kahit papano yung naging core damage dealer nila for RSG Philippines. And with that, Maxi, secure ni Ireda. Medyo may kaba moments pa para sa atin. Yung mga nanonood doon sa Turtle na yun. Kinaya nila na kumuha ulit ang objective dito sa Falcons AP Bren. Pero speaking of objective, eto naman ang magiging convert muna ng Falcons. Kuha tayo, Tore. And as much as possible, delay tayo ng mga buffs. Oo, nakuha nga ni Kyle TZ yung buff dito ni Irad. So, ganda dito yung nagiging switch or adjustment ka ng F-Cup na nabanggit mo dito. Kasi so far parang nagiging prolonged yung teamfight. Tapos ibang mga players dito ng RSG, di nga sila lumiliko. Di ba meron kang highway pero may likuan pala. Oo, meron palang tunnel na pwede puntahan. Ang daming pathway dito na ginagawa ng RSG Philippines. May sarili silang mapa na sinusunod. May sarili silang app. Pero ngayon, for Falcons AP Bren, they need to create their own path. Literally, hindi lang with the Glorious Pathway. Hindi na kasi sumasapat yung pansisindak talaga ni Flap TZ doon eh. A life-changing or game-changing rather na Numinum Blast ay inaantay pa natin sa ngayon. At yung bigger Higan Bana talaga for Super Marco, hindi pa rin naman talaga totally na ma-maximize para sa laban na ito. But RSG, hindi na nila aantayin pa yon Chantel eh. Yung RSG dito ay very aggressive din talaga pagdating doon sa mga teamfight. And yung mga latag din dito ni Ako ng kanyang Frigid Glazers. Sakto-sakto may naitsa na naman. At ang Sama for Force na gamit na. Oh. Vengeance ang sagot dito ni Flap TZ. At tutuloy na nga dito yung F-Cup. Medyo mawala na buhay doon si Light. At mabibitikan pa nga dito ni Kyle TZ. Diretso gamit. Ibar na kanyang Temps of Blades. Pero si Kusei from 3-hit lang. Ogo na kanya makukuha. So 1-for-1 trade para dito sa ating dalawang kuponan. A roam for a roam. Pero for RSG Philippines, nandun pa rin yung firepower. Pero kailangan nilang isipin for the latter part. Parang hindi yata natin nabibigyan dito si Super Marco. At tuloy-tuloy pa rin naman siya dito sa pagpa-farm up. Imagine, ito yung tinutukoy namin may splash yung Soul Skull kasi, di ba? Oh. Ang bilis ko ng isang honeybee if ever man, hindi na lang Moscow ngayon ang dapat hindi mawala sa paningin. Oh, mapapaatras siya if ever yung mga players ng RSG. Ayan, ito ang ginagawa ngayon ng F-Cup. Sige, more on teamfight si RSG. Si Kyle TZ dito, kukuha ng Torres sa may baba, magkakat ng minion wave, or magpupush na minion. Ganon din para kay Super Marco. Oo, at may Kyle TZ pa eh, di ba, na extra. Sinabi mo nga dito. So, ang gagawin ngayon ng RSG, mapipilitan tuloy sila na mag-minus one muna pagdating sa mga attempt nila 45. Pero okay lang, medyo minus one sila sa ngayon. Pero kasi may Spear of Destruction si Kusei, although may isang instance na hindi tumama yon. So, medyo kinapos talaga sila sa damage. Pero ayan sa na ngayon, naman. Ito na naman ang round 3 fight! Ayan na naman, si Flap TZ magiging target nila. Pero mataterify dito si Nibor. Tapos, Temples of Blades para kay Kyle TZ. Nahanap si Kusei! Doon sa may likod at si Nibor, mawawala na buhay. Tahabuli na rin si Iran. Grabe mga free hit dito na sa F-Cup. Pero mayroon Firaga armor yan. Mayroon na rin pass dito si Aqua. Pero mapipitikan na rin, kabutikan na. At si Iran ay patay na, magkakaroon ng shield. And look at that, yung mga critical si Kyle TZ, nararamdaman na. Grabe, 3-man down for the side of RSG. Ito yung sinasabi natin kanina. Kung makaabot man si Kusei, tanggalin natin agad. Yung firepower ngayon ng RSG ay mistulang nawala. Nung nawala dun si Irad, tsaka si Kusei, at medyo nagkagulo-gulo na rin kasi talaga sila kung sino nga ba yung dapat targeted. Pero for Falcons AP Bren, Flap TZ, ladies and gents, ay gumaganda na muli yung mga demonic makunat force niya na dito. At sobrang kunat niya. Let's take a look onto our Infinix Instant Replay na tinutukoy nga natin na sobrang nilalagay niya na yung buhay niya sa alanganin. And as well as super ganda na rin talaga no targeting dito nila Ogwen and Kyle TZ. Diba sabi niya, enough na na kayo nandyan eh. Dito na lang okay na Aqua. Oh, na-diretso na, tsaka mas crucial din talaga yung pitik ng skill niya if ever. So, isang iglaba
F Cup ngayon na lamang ang 4,000 pagdating sa gold. At eto na yata yun, parang yung sinasabi natin na malaking depensa na kailangan gawin ng RSG. Kailangan na kailangan na. At tama, Super Marco brings back the Hanabi bit the lane. Mararamdaman na natin dito yung damage ng Hanabi, pero my lord, na rin na bit-bit dito ang F Cup. Unti-unting itatry na sirain yung tore, pero madedepensahan pa rin ng RSG. Grabe, imaginein mo. Season 3 pa nung uli nating nakita tong Hanabi. Ginamit din naman ng Bren Esports by Coco. Pero ngayon na ibinalik nila. Magwawagi ba ito sa kamay nila? At ngayon, ay, isa ang tanong, makakadepensa ba na maayos ngayon ng RSG? Kasi ito at buo na naman nasusugod ang mga bees. Nakaabang ng Skelly Team Everman. Nanakit na talaga. Kung sino man ang humarap dito sa RSG Philippines. Kasi kita mo naman yung damage din dito ng isang Hanabi na by the way, ngayon nakahabol na siya and medyo lumamang pa siya ng around hundreds dito in terms of gold against the Moskov of Kusei. Tsaka ano, masakit din dito or very commendable yung mga pitik ni Pew nung kanyang shadow strike. Yeah, kind of fear din yung mga players na ako napilitan na gumamit doon na last insanity. Ito mo na blast! Ay! Tatamaan Super Marco ng 3 hits at medyo may paglulundag pa doon. Double kill na ang sinabi mo nung last time ang huling gumamit sa MPL ng Hanabi ay si Coco. Sakto Super Marco ko. Oo, pang grand finals po yung Hanabi na yon. At ngayon, akalaban nila yung Archangel. Oo, imagine. Pang grand finals Hanabi nung uli natin nakita. Pero ngayon, the champions will go in dito at babasag muli ng Itapang Torres sa top lane ng RSG. Parang very crucial ngayon para sa side ng RSG kung paano ulit yung magiging flicker tapos ejector play para kay Light and probably kakunatan for ni Bor. So, nag-build siya dito ng kanyang blade armor. So, siya ang magpo-front talaga, para dito sa kanila. Oo, siya nga, kasi Athena Shield yung binil dito ni Light. Oo, and nakikita naman natin na mas gagana yun, especially na revitalize naman siya. And aside from that, law and order, super maximize niya rin naman talaga. Nagkakataon lang talaga na kahit anong mold niya, kasi kailangan nila ng answer back, ng clap back dun sa damage sa binibigay nga sa kanila. Isa sa problema talaga nila yung sisihin yun po kasi talaga ng isang Hanabi. Diba, super sulit yung shield niya dito eh. Nakikita niyo naman dyan, diba, yung sa ating visuals. And aray, super hirap nga lang din hanapin or hulihin dito, pero huli sila! Mawala na nga ng Immortality si Iran at nahanap na naman si Aqua dun sa may likod! Unstoppable na si Kyle Tizzy at meron pang hit against Iran. So ito na yata yung perfect timing. Inuunti-unti na rin si Nibor. Sa moment na yon mapipilitan na umuwi si Kusei. Kailangan depensahan ngayon yung base dahil meron minion wave ang F-Cap. Kompleto din sila. Dito na pwedeng kumatok si Nibor. Aray! Kyle Tizzy with a monster kill. At dediretso yung bangay ng mga splash na sinasabi natin. Mega kill na para sa kanila. Meron isang minion yung side ng RSG. Meron din dun sa may bottom lane. Makakalusot sila dito. Kahit si Jose ngayon yung pinipilit, ginagawa lahat. Giving his best shot. Pero Falcon Save Bren! At ang call nila dito, tower lock lang. Sabi ng Falcon Save Bren. Sila magwawagi para